turo ng aming lolo at lola. Kwento ni Danielyn B. Espinola. Araw ng Sabado, kaya naman kami ay dadalaw sa aking lolo at lola. Dadalhan din namin sila ng mga prutas at gulay, tulad ng santol, saging, sampalok, suha at sitaw. Inilagay namin ito sa malaking supot. Pagdating namin sa bahay ni na lolo at lola, nagmano kami sa kanila. Ito kasi ang turo sa amin ng aming nanay at tatay. Naturo din sa kanila ng aming lolo at lola. Marami pang itinuro sa kanila na itinuturo din nila sa amin ngayon. Katulad na lamang ng pagdarasal. Kaya naman, bago kami kumain ng masarap na sinigang, ay nagdasal muna kami. Kailangan din namin ubusin ang aming kinuhang pagkain. Kaya naman, kumukuha lamang kami ng pagkain na kaya naming ubusin. Pagkatapos kumain ay tumulong kami sa paglilipit ng aming pinagkainan. Naglaro na kaming magkapatid. Sa aming paglalaro, natamaan ng bola ang salamin at ito ay nabasag. Natakot kami, baka kami pagalitan. Kaya, ang sabi na lang namin ay, patawad po. Ay naku, ayos lang basta mag-iingat sa susunod. Ang mahalaga, hindi kayo nasaktan. Ang sabi sa amin ni Lola. Pero apo, iwasan ang paglalaro ng bola, lalo na sa loob ng bahay. Ayos ba yun? Opo, hindi na po mauulit. Sabi namin ng aking kapatid. Bago kami umalis, ay may ibinigay ang aking lola at lolo sa aming magkapatid. Sapatos at sando! Maraming salamat po! Sabay namin sabi ng aking kapatid. Walang anuman. At maraming salamat din sa mga pasalubong ninyo. Walang anuman din po, lolo at lola. Paalam po! Ang turo ng aming lolo at lola. Kuwento ni Danielyn B. Espinola.